Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. I'm wondering. Why are you wondering? Wala si Tanghenyo. Hindi ka ba? Ano ka ba, partner? Hindi ko makonect. Nakita mo na nga kahapon. Nahirap na nga. Hingal na. Sa bagay. Hindi mo pa naisip na talagang malamang kapag may hingal, may absent. Kapag may edad, may hingal, may absent. Yaan mo na. Oh, medyo kasi yung pinag-usapan natin sa mahiwagang Burnay kahapon. Alin ba yun? Nakatatakot yun eh. Baka inatake ng sigal. Dinalaw po siya kagabi. Muntik ng bangungutin. Inatake ng takot, muntik ng bangungutin. Yan. Nag-text po, magli-leave of absence. Nakakalurkey talaga. Oo. Good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin. Katulad namin ni Christopher ay may pasok ngayon. Yan. Isipin mo na lang, ngayong August, no? Ilang beses ngayong August ang double pay ka. Oo. Tama, yun ganun na lang. Doon mo na lang tingnan sa anggulong yon. Kasi mahirap ang buhay eh. Correct. Magkano ba ito double pay natin ngayon? Ha? Hindi ta kasi tayo kasali. Oo nga eh, kasi yung mga kasama ko sa bahay, tulog na tulog. Mm-hmm. Ang sarap ah. Oh, alam yung dahan-dahan pa ako lumalakad sa Para hindi sila mag-busit. Sabi ko, mga busit na to. Kung ako yung party, magbabagsak akong kawali. Lakas. Diba? Ang sarap. Tapos dito sa Pasay, medyo maulan pa. Yes. So, ang sarap talaga magbabad sa kama. Eh, pero kung halimbawa, work mo, kinakailangan na nandoon ka, tulad namin ni Chris Chopper, di bangon-bangon na. Yan. Medyo nag-worry nga ako sa iyo eh. Bakit na naman? Bumbunan ko na naman. Alam mo sabi ba? Sabi ko umuulan, masama panahon. Nakakaloka nga. Kasi nung isang araw, pinost dun sa Facebook ng Tarana sa Quezon. Okay. Naka-like ka dun eh. May mga 400,000 plus na na followers. So, may mga nag-tag sa akin na pinost yung picture ko na naghahabab ako ng pansit habhab. Okay naman eh. Feeling ko lang maganda ako dun. Ang talagang hindi na itago, partner, yung receding hairline ko dito. Kasi dito yung angulo eh. Kumbaga sa picture may kisla. Oo. Medyo nag-bounce back yung flash eh. Kumbaga sa cartoon, tapos merong sound effects, may ting dito. Mga signs of aging. Oo, nag-worry ako sa inyo dalawa ha. Kapag ganitong masama ang panahon, tapos umuulan, yung mga ganito. Hindi, partner eh, na-realize ko nung nagtitingin ako ng mga throwback na photos. Nung 2014, ganito din ako, mas malayo pa. Buti nilang nagka baby hair na. Oo, mas malayo pa. Ganun siya every time, nakakapanganak ako. So okay. Siguro babalik siya mga after mga another year. Yun. Pero buti na lang, meron din partner na tinatawag na scalp. Siyempre, inaalob ko na yung mga ganyan. Mga concerns na yan. Correct. Diba, may tinatawag na scalp coloring. Okay. Kasi oo nga naman, no, kapag kakinulayan yung scalp. So hindi hair coloring. Scalp coloring. Okay. So parang, hindi, oo nga naman, kapag ka nakakulay yung scalp mo, hindi masyado makikita na meron manipis. Na manipis. Na meron dyang kulang. Ganyan ako, partner, every time nanganganak ako. May tutubong ganitong hair, ganyang kaliliit. Makakaloka talaga. Makakalgo siya yung dito. Tapos may tutubong mga maliliit. Nakakainis kaya yung plantsahin, promise. Alam mo, minsan sa umaga. Kasi katiting lang siya. Tsaka minsan sa umaga, partner, nakataas yan lahat. Nakakaloka, promise. Huwag mong isisi sa panganganak mo. Hindi. Huwag kasi nagpapasabunot. Ayun, tuloy numinipis. Yan din yung sabi sa akin ni Tanghenyo. Tingnan mo, walang natira. Kasasabunot, no? Tingnan mo, nakalbo na. Ay, nako. Alam niyo po, mga kabisyo, as you age, talagang iba't iba talaga yung mga concerns. Yes. I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon na mga... Kaedad natin. Relate. Correct. Diba? Relate sa mga dapat namang magpa-botox o hindi. Yan. Dapat na bang magpa-scalp coloring o hindi. Dapat na bang magpa-check up kasi kailangan i-check kung may maintenance na o hindi. Diba? Tama. Pag chinek mo ba yung bag mo, meron ka bang ointment dyan?
malalaman mo talaga eh, di ba? Madaling tas, mahilo. Tapos malalaman mo talaga kapag kalimbawa may mga edad na, tapos ganyan, kapag kaparte ng mga bag nila, yung mga kailangan nila, katulad niya, sabi mo, oo, ointment, correct, liniment, tama, yan. Di ba? Yung mga... pantanggal hilo, ganun. Correct, totoo yan. Yung mga pantanggal hilo, tapos meron akong isang kaibigan, yung pang ano, pang sugar, yung ano, pang... yung pang, pang saksak sa sugar, di ba? So, alam mo na kagad talaga yung mga ano, yung mga edaran. Depende sa laman ng bag. Patingin nga ng bag mo ngayon. Nang magkaalaman. Wala, makita mo may ano pa, may daga pa dyan eh. Hindi ko pa naayos. O, di ba? Dito ko din, sabi ko nga, nung bata ako, hindi ko nalalaman o hindi ko binavalue yung oregano. Ah, oo, kasi simple, pang matanda naman kasi correct. Yan. Oo, pero ngayon, yung mga ganong halaman, tama, parang ano, gusto kong bigla magtanim sa paso namin. Kasi kailangan pala, yung mga ganon. At saka dati, wala akong pakialam kung wala kayong tanim at all. Tama. Ngayon, as you age, di ba, marirealize mo, mahal bumili, so might as well, kung meron namang lupa-lupa dyan sa inyo, okay, di ba? Paso-paso lang. Paso-paso, pwede mo naman taniman. Yung mga ganon, nagbabago talaga. At saka hindi mo ba napansin, partner, ito yung sinasabi natin na age is just a number, kalabaw lang ang tumatanda. Kapag ka tumatanda ka na talaga eh, 'di ba? Kasi marirealize mo parang siguro sa itsura merong pagbabago, pero sa damdamin, yeah, ganun yeah pa rin, 'di ba? Yung mga ganun. Kasi natatandaan ko, partner, nung 20s na, sa 20s tayo. Ang tingin ko sa mga 40 kadiri. lalong-lalo na partner yung mga 40 na pumuporma pa. May ganun ako. May ganun ako. Parang thinking lagi nung 20s ako, 'di ba? Nung nag-uumpisa ta pa lang tayo dito sa Love Radio. Tapos syempre meron tayong mga co-office mate na during that time 40 na sila. Then ngayon tama, 60 na sila, eh, 'di ba? So during that time mga 40s na sila. So ang tingin ko sa kanila talaga, oh, they're so old. Ang tanda. Ako rin, no? 'Di ba? Dapat iginagalang na sila. Tsaka parang pag-alimbawa, parang pumuporma pa, naiinis ako. Parang ano ba yan? Pumuporma pa, may edad na. So dumating ako ng ano, papapunta na dito, 'di ba? Hindi pa naman tayo tumatapak doon. Malapit na, di ba? Ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang. Na corrected lang by, di ba? Na-realize ko na hindi naman pwedeng, hindi ka, alam mo yun, hindi mo ayusin yung sarili mo porque nagkakaedad ka na. Kasi ayaw mo nga maging ganun din yung impression mo at maging impression sa inyo mga kabataan na kasi edad mo dati. Correct, di ba? Nako. Pag nakita ka nila, kunyari, baka naman ganun talaga mag-isip ang ganung edad. Oo nga. Na ganun, na parang pag 40, parang it's such an old number eh. Pag when you are in your 20s, kasi syempre partner, another 20 years yun eh. So talagang dagdag na 20 taon yun. So kaya talagang pala, talagang may ganun tayong feeling na when we are in our 20s, ang feeling natin sa mga 40, parang, tapos pag may manligaw sa atin na parang, na 40-ahin, parang, ew. Pero sa totoo lang, kung tutuusin, di ba? Kung may manligaw sa'yo na 40-ahin, di ba? Tapos single naman siya, wala siyang sabit, ganyan. Naku, tanggapin mo yun. Tanggapin mo yan. Una, hindi na yan na makikipag-away dahil sa mga mabababaw na mga bagay-bagay katulad ng hindi ka nag-text ng umaga. Tama. Di ba? Hindi na yan. Nag-mature na siya. Tapos hindi ka niyan pababayaan na manood lang sa kung saang sinihan. May mga sinihan na yan na parang, na medyo komportable. Mas... komportable. Yung mga ganun. Tapos hindi niya hayaan na gagastos ka lagi. Gusto niya siya na yun kasi mas mature na at saka mas stable na yan. Yun yung advantage dyan. Now I realize, partner, na kaya pala pag pumupunta ako ng bar, kasi mga tropa ko mga bata sa atin, di ba? So pag niyayaya nila ako pumunta sa mga bar na ganyan, sila parang okay lang. Pero pag ako, pag kinakausap ko, lagi may po at opo. Kasi quarantine ka na. Kasi yun pala yung tingin nila sa akin. Ganun talaga. Eh, feeling ko pa naman cool ako eh. Kasi nga, partner, the damdamin doesn't really change. Oo, feeling ko bata-bata ko. Feeling mo bata ka pa rin. Of course, merong mga red flag. Katulad ng hindi na antukin ka na. Diba? Yung, maga nag-aaya. Totoo yan. Kasi natandaan ko dati, nung gumimik tayo, nung huling gimmick natin, nag-stress na ako kasi 11 o'clock na, wala pang ganap. Sabi ko, ano ba ito? Bakit hindi nagdadatingan yung mga tao? Bakit yung bar, ang empty-empty pa at 11? Tapos sabi nila, kasi mga 12 pa yung dadating, tsaka 1. Sabi ko, ba't ganun? Diba, ba't? Alam mo, antok na antok ka na sinasigla-sigla pa. Pero feeling ko, partner, medyo naging late din eh.
Okay. Ewan ko ha. Pinipilit lang natin i-convince yung sarili hindi, natin. Hindi, medyo naging late din eh. Okay. Kasi grabe partner, kung sa walwal rin lang, sa gimmick din lang, hindi naman tayo nagkulang dyan. Oo kaya, landi-landi mo kaya dati. Hindi ko naman ikakaila yun. Diba? Hindi naman talaga. Alam mo, so kumbaga kung sa walwal, sa gimmick, hindi kami nagkulang dyan. Pero parang feeling ko, hindi siya kasing late ngayon. Ibig sabihin, late nung oras. Mm-hmm. Kasi parang natatandaan ko at 10, may mga ano na rin. Madami na nagsasayawan na. Madami ng tao sa limits. Oh. Ganyan. Sa likod ng Mega Mall. Madami ng tao sa Tia Maria's. Diba? Madami ng tao ng mga gano'n. Tapos mga 12, may mga ano na yan. Tipsy na yan. Na, yes. Oo, hindi yung mas late ngayon. Parang na-stress talaga ako noon, mga kabisyo. Kasi, alam nila, madaling araw. At kung na kami, wala pang tao. Sabi ko, ba't ganito? Sabog ba sila? Anong oras na di ba sila pumupunta sa ginikan? Pagod na yung DJ. Pagod na yung nagdi-DJ. Wala pa sumasayaw. Pambihira. Si partner sa'yo na sa'yo na. Wala pang tao. Tao. Diba? Kasi mga kabataan ngayon, mga kaibigan, mas cool kapag mas late. Kaya nga. O pag... tingnan mo. Hindi mo, kundi salita lang. Plemahin na. Quarantine na, plemahin pa. Sumpungin. Kita mo, kumula lang ng konting, naggaganito na. O, tingnan mo, yabang-yabang mo sa akin. Ako nga itong may konting panot dahil sa panganganak, hindi inubo. Ikaw, yabang-yabang na ito. Kasi nag-worry nga ako sa iyo, Kaya naman labas pabalikat mo. Mamaya, ubuhin ka dyan. Ipapakita ko sa inyo, hindi ako ubuhin bukas. Anyways, ano? Diba? Kasi pag mas late yung pasok ng mga tao sa bar, feeling nila mas cool sila. Tapos, yung matira sa bar, yung pakonti-konti na, tapos nagkikita-kita sa labas na maliwanag na, para mga vampira, feeling nila ang kukul nila. Samantala ako, nabibwisit na kasi. Cool doon. 6:30 na, saka lang kayo lumabas. Saka lumabas ng bar. Nakakaloka. Feeling nila, yun nga, tara, coffee muna tayo somewhere, blah, blah, blah. May mga ganun. Samantalang ako talaga bagsak na. Oo. Nahihilo na sa sobrang kasi puyata. Kasi nga, alas 11 pa lang, nag-worry na tayo. Hindi pa tayo tulog? Concern ng tropang 40. Trot, di ba? Pero totoo, you will get there. You will get there. And then you will realize na hindi mo na kasi priority si Walwal. Kaya, siguro ganun ka na lang, ganun, and at your 40s, yung iba, kung hindi karamihan, may mga pamilya na din na sarili. So, syempre, ang concern mo na ngayon, yung naghihintay na asawa, yung mga naghihintay na mga anak, diba ginawa na ba nila yung homework nila? Iniwan mo yung asawa mo sa mga anak mo, so sa tingin mo ba, nakapagluto ba? Tama. Diba yung mga ganun? So, iba na din yung mga concerns. Now, I'm wondering again, ano yung impression ng mga 20s kapag ganyan ang suot ng pared? Hindi ko sure. Sabi si ate. Si ate, labas pabalikan. Hindi na nahiya. Lalo naman nung last week, I didn't see ng shorts. Wala na siguro naglalakas ng loob. Namamunong si ate. Umiiksipan ng shorts. Feeling ko yan 20s. Pero kasi diba partner, you realize na only the damdamin has changed. Correct. Physically, of course, meron din. Hindi na kasing taut or hindi na kasing firm as before. Lahat ng bumabagsak din. Bumabagsak din. Ganun. But the damdamin is still there. So, once a maarte, always a maarte. So, kung at your 20s, ang arte-arte mo, feeling ko dadalhin mo rin yan hanggang pagtanda. Oh, kasi may mga nami-meet din tayo na 50, si 10, o si Senta, na bongga-bongga pa rin si Madam. Ganun sila. Alam mo kung bakit din, partner? Kasi, feeling ko ganun ka. Pagdating ng araw. Ganun ako. Kasi, naniniwala ako that you have to dress how you want to be addressed. Tama yun. So, yun yung paniniwala ko. So, kung gusto mong tratuhin kang parang bongga, dapat lagi kang bongga. Hindi totoo yun, ha? Yung kahit parang, ano pa man ang edad mo. Ano pa man ang edad mo, you have to dress according to how you want to be addressed. Tama. Hindi, totoo yun, ha? Kung gusto mo na respetuhin ka, gusto mo na magbigay sila. Malalaman yun, parang karespeto to eh, 'di ba? Minsan sa mga pormahan. So parang feeling ko ganun. Kaya idol ko si Chadeli. Yung hanggang laging sa bongga, laging bongga at saka laging palang, matching. Oh. 'Di ba? Noon, 'di ba? Na talagang kung purple saka malalaman mo nandito siya. Kasi ang bango. Yung pabango niya talaga nasa buong opisina. Tama, ganun. Diba? Magiging ganun ako, partner. 70 na ako,
lalabas, pabalikat ko. Bagsak na lahat. Pero ilalabas ko pa rin ang balikat ko. Kahit yung tipong natatapi-tapilok na, naka-high heels pa rin. Wala akong pake. Diba? Tapos, ganun din, diba? Kung ang 20s, ang tingin sa mga 40s, ay parang ano ba yan? May edad. Dahil din naman eh. Yung mga tingin natin sa mga 60s, talagang mas, kumbaga tayo, ano na tayo, mas mature. Mm. Pero feeling natin sa mga mas may edad, mas learned sila. Diba? Ganun din naman talaga. At ganun din naman tayo mga nandito sa edad na ito. Ang tingin naman natin din sa mga 20s, sobrang immature. Totoo yan. Diba? Kanya-kanya talaga. Hindi marunong mag-prioritize ng buhay sa sarili by, o ng mga bagay-bagay. Pero dumaan din kami dyan. Promise. As in. So, ang sinasabi natin, enjoy mo yung moment mo. Kung nasan ka ngayon. Oo. Diba? Huwag kang magmadali. Correct. Diba? Halimbawa, estudyante ka, enjoy mo yung pagiging estudyante. Tama. Enjoy mo na ikaw yung binibigyan ng pera, na yung mga magulang mo yung natataranta para bigyan ka ng baon. Yung you don't have to earn for yourself. Ganyan. Enjoyin mo yan kasi yung earning for yourself, yung magkakaroon ka ng sariling pera, dadating ka din dyan. Excited to. Excited. Tatanda ka rin. Ang bilis ng panahon ha. Partner, may mga days na I still remember the first day that I walked in MBC. Diba? Fresh na. Clearly remember naka-red cam blazer. Hindi ko makakalimutan yung guard natin noon, partner. Yung pa rin ang guard ngayon eh. Mm-mm. At ang sabi sa akin ng guard na yun, ang tagal nyo mama, siguro po tanggap na po kayo. Ang tagal ko dito nung unang araw ng audition ko. Sobrang tagal. Mga ilang oras ako dito. Ang tagal-tagal. Tapos nung paglabas ko, sabi niya, mama, ang tagal nyo po, no? Siguro po matatanggap po kayo. Sabi ko, naku po. Sabi ko, manong salamat, siguro po. Alam mo yun, parang kailan lang. Diba? Ang bilis talaga ng panahon. So dahil, enjoy na talaga natin bawat oras kasi malapit-lapit na rin. Hindi nyo masasabi. Ako medyo nag-worry lang din nga ako. Hindi naman talaga nga bothersome. I mean, nag-iisip. Na talagang ang buhay ng tao, paiksi kasi ng paiksi. Yun nga Life expectancy natin, 65 pa, feeling ko, maswerte ka na nga eh. Makarating ka ng 70, swerte ka na eh. Kasi pa-konti. Huwag ka naman ganyan. Kinanag-eligit ako. Ibigito tayo dito. May bisita tayo, may edad. Kaya ako nga naisip bigla eh. May pinagbasehan ako. Huwag ganyan ang topic pag may bisitang may edad. Pero ito ay nakuha kong lesson doon. Oh, ano? Nay Ellie. Ano daw? I-enjoy mo bawat araw. Oh, di, kasi malapit-lapit na nga. Diba sabi nga, ang kaibigan kong pare, kapag ganyan na daw ang edad, yan, dapat lagi na daw nagsisimba. Yan. Nagsiserve na sa simbahan. Correct. Kasi nga daw, malapit na. But then again, masamang damo. Matagal, mamatay. Hindi, pero take each day at a time. Yes, enjoy kung, every moment. Kung nasa ang era ka man ngayon, estudyante ka, nagtatrabaho ka, you are in your early 20s, late 20s, early 30s, late 30s, pa 40, pa 50, ganyan. I-enjoy mo kung nasaan ka. Nabubuhay ka, enjoy mo yan. Kung may mga problema, of course, dadating. Pero one day at a time. Correct. Yun na lang ang isipin natin. One day at a time. Ang importante, bumangon ka. Tama. Bumangon ka at lalabang ka. Yun. Correct. Mamaya nga, alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Bunay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Eh po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one, walang hate, GBGB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba.